Kumusta at maligayang pagdating sa aking channel. Umaasa ako na mahanap mo ang nilalaman dito na kapaki-pakinabang at kasiya siya. Kung gagawin mo, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe upang manatiling up-to-date sa lahat ng aking pinakabagong mga video. Ang episode ngayon, let's explore ang Binondo Church sa Manila. Ang Binondo Church, na pormal na kilala bilang Minor Basilica at National Shrine of St. Lorenzo Ruiz Parish of Our Lady of the Most Holy Rosary, Espanyol, Basílica Menor de San Lorenzo Ruiz y Parroquia de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, ay matatagpuan sa distrito ng Binondo, Maynila sa harap ng Plaza San Lorenzo Ruiz sa Pilipinas. Ang simbahang ito ay itinatag ng mga paring Dominicano noong 1596 upang paglingkuran ang kanilang mga Chinese na na-convert sa Kristyanismo. Ang orihinal na gusali ay nawasak noong 1762 sa pamamagitan ng pambobomba ng Britanya. Ang isang bagong granite na simbahan ay nakumpleto sa parehong site noong 1852, gayunpaman ito ay lubhang nasira noong ikalawang digmaang pandaigdig, na ang western façade lamang at ang octagonal na kampanaryo ang nakaligtas. Si San Lorenzo Ruiz, na ipinanganak ng isang Incheek na ama at isang Pilipinong ina, ay nagsanay sa simbahang ito at pagkatapos ay nagpunta bilang isang misyonero sa Japan, kung saan siya at ang kanyang mga kasama ay pinatay dahil sa pagtanggi na talikuran ang Kristyanismo. Si Lorenzo ang unang santo ng Pilipinas, at na-canonize ni Pope John Paul II noong 1987. Isang malaking estatwa ng santo ang nakatayo sa harap ng simbahan. Ang mga misa ay ginaganap sa Filipino, Mandarin, Hokkien, at English. Noong 2022, ang kasalukuyang kura paroko at rektor ng Dambana ay si Rev. MSGR. Esteban Yulo, LRMS. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas ay mayroon ng pamayanan ng mga mangangalakal na Chino na naninirahan sa Maynila. Dumami ang populasyon ng mga mangangalakal na Chino sa pagdating ng kolonisasyon ng mga Espanyol sa Pilipinas dahil sa pagtaas ng kalakalan sa pagitan ng mga isla. Ang pagtaas ng kanilang populasyon ay nagudyok sa mga misyonerong Katoliko na pamahalaan ang pagbabago ng populasyon ng mga Chino sa pananampalatayang Kristiyano. Noong 1596, itinatag ng mga paring Dominicano ang simbahan ng Binondo upang paglingkuran ang kanilang mga Chinese na na-convert sa Kristyanismo gayon din sa mga katutubong Pilipino. Itinayo ito ng mga Dominicano. Itinatag noong 1596, isang simbahan ang naitayo bago ang 1614. Nang ilipat sa kasalukuyang lugar nito noong ika-18 siglo, isang bagong simbahan ang itinayo upang tumanggap ng mga bagong nagsisimba. Noong 1778, ang bubong ay pinalitan ng nipa dahil ang kahoy ay sinira ng anay. Noong 1863, bahagyang nasira ang simbahan ng lindol. Ang orihinal na istruktura ay nagtamo ng mga pinsala sa panahon ng mga digmaan at iba't ibang natural na sakuna. Pinangasiwaan ni Domingo Cruz A. Gonzalez ang pagtatayo ng simboryo noong 1781. Ang kasalukuyang granite church ay natapos sa parehong site noong 1852 at nagtatampok ng octagonal pagoda-like bell tower na nagmumungkahi ng kulturang Chino ng mga parokyana. Ang simbahan ay sinunog sa panahon ng pagsalakay ng mga British noong 1762.
Ang isa pa ay mabilis na naitayo kasunod ng pananakop. Ang mga pagpapabuti ay ginawa noong 18 siglo ngunit ang edipisyo ay muling nawasak noong 1863 na lindol. Ito ay itinayong muli sa kadakilaan ng mga labi na nakikita natin ngayon. Bago ang digmaan, ito ay itinuturing na isa sa pinakamagandang simbahan sa bansa. Ang kampana nito ay binubuo ng 5 palapag, octagonal ang hugis. Sa tuktok nito ay isang mirador, viewing window. Ang bubong na ito ay nawasak noong 1863 na lindol. Ang pambobomba ng Amerika noong 22 ng Setyembre taong 1944 ay sinira ang istruktura. Lahat pati na ang mga archive ng parokya ay sinunog. Walang naiwan maliban sa mga batong pader ng simbahan at ang fire-tiered octagonal bell tower. Pagkatapos ng digmaan, ang mga parokyano ng Binondo ay kinailangang gumawa ng isang walang bubong na simbahan sa loob ng ilang taon hanggang sa ito ay itinayong muli noong 1950s. Ang bubong sa likod ng pediment at ang mga dingding sa kaliwa ng façade ay mga karagdagan sa mga nakaraang taon. Ang orihinal na façade, na may kaunting mga pagsasaayos, ay katulad ng sa mga simbahan ng mataas na Renaissance ng Italia. Ang façade ay pinagtibay sa mga gilid ng plaster mass na tinapos ng malaern na mga dekorasyon. Ang isang tore ay matatagpuan sa tuktok ng pediment. Sa base ng pediment, sa kahabaan ng gitnang axis nito, ay isang maliit na pabilog na window na naka-frame ng mas maliliit na column at pediment na naka-frame sa pamamagitan ng foliated scroll. Sa kanan ay ang malaking, may 8 sulok na tore na nailalarawan sa pamamagitan ng mga kanton sa mga anggulo nito at mga pedimentong butas ng bintana. Ang kasalukuyang simbahan at kumbento ay inayos sa pagitan ng taong 1946 at taong 1971.